Alex. Bumalik kami dun sa may ano, Papanuebe. Oh? Nalala mo yung nag-camping tayo last year? Oh, ganda dun eh. Ganda, diba? Ngayon, bumalik kami ngayon ng mga tropa. Kumpare ko, sila BD, sila Chris. Pumunta kami dun. Masarap pa rin. Masarap siya, pero mas na-appreciate ko na ngayon yung value mo. Kasi naalala mo nung pumunta tayo dun, parang ano lang eh. We want to experience what Mapanuepe is. Oh. Gusto lang natin makita, ano ba to? Kasi nakikita ko sa Instagram, sa Facebook. Gusto lang natin mag-explore kung ano ba siya. And then, may natutunan tayo that time, pero mas natuto lang ako ngayon, Lance, sa pagpunta doon. At pangako ko, babalik at babalik ako doon. Ano ba siya? Nagbago ba yung lugar? Or... Nagbago yung lugar. Mas lumaki siya, mas dumali. And then, mas naging accessible siya ngayon sa lahat ng tao. Actually, ang daming tao akong nakita ngayon doon. Eh. Pero hindi siya crowded. Hindi siya yung term na maraming tao, pero magulo. Na-appreciate ko kasi ngayon yung value ng lugar. Alam mo kung ano yun, Lance? Ano yun? Advantage pala na wala ang internet. Oo, kasi wala talaga signal doon eh. Walang signal. Ngayon, ano yung advantage nung walang internet? Lahat nakakapag-usap, lahat nakakapagkwentuhan, lahat may time for yourself. Ngayon, isa pang advantage na nakita ko lang, ang tagal ng oras. Oo. Sobrang tagal. Di mo, halos dalawang araw lang kami doon. Pero pakiramdam namin, halos 2 weeks kaming nandun. Which is, parang na-realize ko lang yung ano, buhay natin ngayon. How people are feeling boring. Madali tayong maboring dun sa mga bagay na ginagawa natin. At nakarelate tayo dun sa cellphone. Kasi diba kaya tayo nagsiselfon to entertain? Eh walang cellphone dun, diba? So ano yung advantage? Mas na-appreciate mo yung buhay mo ngayon dahil mas nakikita mo na yung bawat minuto at bawat oras na para sa sarili mo. Na which is dahil sa teknolohiya, nakakalimutan natin yung part na teka lang, tao pala tayo. Na parang nangyayari, para lang tayong mga robot na nag-relate dun sa kung ano yung mabilis. Na which is pwede pala tayong mag-stop at mag-focus sa sarili natin. At makilala na pa natin yung mga kaibigan natin. Yun yung din yung pansin ko lang. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung pinagpuntahan namin doon, marami ako nakita doon mga group of person na magkakatrabaho sila, na nagkakaroon sila ng mga laro. Yung bonding na laro na dahu. O kaya yung describe this person, hulaanin nyo, which is hindi naman natin ginagawa diba sa totoong buhay. Oh. Na doon, nagagawa nila yun, na nag-i-enjoy sila na magkakasama. Biro mo, nakaupo sila sa camping chair, nakatambay lang, tapos nagtatawa na, yung totoong tawa, Lance, doon ko na appreciate yung tinatawag na totoong tawa kaysa sa panandali ang saya. Yung panandali ang saya, yun yung natatawa tayo doon sa mga video na nakita natin online. Na parang mga nagpapatawa, pero panandalian lamang yun. Na kapag ito ay sin-scroll up mo, balik ka uli sa normal, malungkot ka na naman. Unlike doon sa part ng pagpunta namin doon lang, yung tawa ng bawat taong nakita ko doon, solid eh. Iba, no? Iba. Sobrang iba. So sobrang mas na-appreciate ko lang siya ngayon na, okay, magiging part ito pala ng buhay ng Pilipino, yung ganitong klaseng pagka-camping na hindi pa na-appreciate nung iba. Bakit? Bakit? Yung kumpare ko si Palaka, sabi ko sa kanya, tol, sama ka camping tayo. Alam mo sinabi niya? Ano? Camping? Pre, ano pang bata? Diba? So sa akin, ang nakita ko doon, ah, okay, pre, hindi ka pa umaabot sa point na to. Hindi mo pa time para ma-appreciate to. Pero gusto ko siyang ipa-experience sa'yo para ma-realize mo na rin kung paano mag-reset. Kasi yung napansin ko sa camping, it's not just the camping, it's not just the experience, it's all about the intention. Yung intention is yung paano mo ma-reset yung buhay mo at marirealize mo yung estado mo ngayon. Kasi kung hindi huminto yung oras, di ba? Kung hindi nawala ng internet, hindi ko marirealize na pagbalik ko dito sa syudad, eh, eto na pala ako ngayon. Masyado na pala kayong aming advance na hindi ko na narealize yung totoong buhay na meron ako. Na dapat pala more on nasa nature tayo. Kumbaga, we're connected to the nature. Parang ganon. Kaya yun, na pansin ko doon sa kaibigan kong yun, hindi pa niya time para to understand. Siguro dapat po mas mag-mature pa siya, mas mapag-gets niya na yung part niya. Ikaw, ano pakaramdam mo doon na nasa Mapanuepe last time? Nung tayo, ang sarap doon eh kasi dito sa natin, ang dami ng problema. Pagpunta mo doon, parang sabi mo, reset. Yes. Yun yung pinaka-reset mo na hanggang tagal lahat ng problema. Unwind ka, tapos ready ka na lumaban. Yes, yes. Para siyang ano eh, out of your comfort zone. Ganun yung pakiramdam eh. Out of the comfort zone, tapos wala talaga technology na makikita mo na makakapagpalito pa sa'yo. Yun yung advantage na nakita ko. Kasi diba sabi nila, if you want to grow up, labas ka doon. Ngayon, kung gusto mong lumabas, punta ka doon sa mga place na makakapag-realize sa'yo ng totoong mundo. Which is makakatulong yun yung sa Mapanuepe, diba? Hmm. So for me, doon tulad ng mga followers natin, yun, baka kinakain na tayo ng makamundong sistema na kung saan eh ang taas na ng thinking natin sa pamumuhay natin. Masyado na pala tayo mabilis na hindi na natin na-appreciate yung bawat minuto at bawat segundo o bawat oras nang meron tayo. Baka ito na yung time para ma-appreciate mo rin yung mga camping site na tulad nito at makita mo na kung paano babalansehin ang totoong mundo. Yan lang, sinishare lang namin sa inyo yung experience namin sa Mapanuepe at babalik kami doon. Go! Cross the line, 'cause in time, you know that I only want to be living a life, but we just keep falling apart so damn easily. I guess I shouldn't hide away, but I didn't know what to say.
But what do you want from me now you're gone? 'Cause I fought it best when I was moving on. Though sometimes the pain reappears when I listen to our favorite songs. 'Cause now it feels wrong. Lied to you, I'll accept. I didn't mean all the things I said. And truly I'm sorry, but see, it was anger.